Magandang araw po sa inyo lahat at welcome po sa aking channel. Panibagong topic na naman po ang ating pong gagawin po kayo ng reaction video. Mula po ito kay Melbs Castle. Title po nito, China, Wang, madugong gera to sa sabog digmaan pag nanghimasok. Pilipinas at USA, babala ng China. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe para po ma-update po kayo kapag po naglalabas po tayo ng itong reaction video. Maraming salamat po sa lahat po ng sumusuporta sa aking channel, sa lahat po ng mga viewers, subscribers, at sa lahat po ng mga OFW na nakatutok po sa ating reaction video. Sisimulan ko na po to. Let's do this. Anumang oras ay may sisiklab na malaking gulo. Hindi sa South China Sea, West Philippine Sea, kundi sa Taiwan. Grabe. Direktang binalaan na ng Chinese Foreign Ministry ang Taiwan ng digmaan. Dito kung sino man ang magtatanggang pigilan ng pananakop ng People's Liberation Army, dudurugin raw ng China. Grabe no, grabe magbanta yung China. Alam mo talagang ano eh, talagang ginaji talaga eh, no? Pero ito pong sasabihin ko sa inyo, no? Maaari pong hindi po sila basa-basa magsimula po talaga ng gera. Puro po flex lang po yan, puro po pananakot lang. Kasi po matagal na po yung hidwaan nila ng Taiwan. Pero po hanggang ngayon ay hindi naman po sila nagsimula ng gera. Pero po hindi naman po pwedeng hindi makialam ang mga bansa dyan eh. Lalo na po kaalyado po ng Taiwan tulad ng US. At tayo po, no? Kasi po pwede po talaga tayo madamay dyan. Kasi po napakalapit po natin sa Taiwan. Tinatayang magiging madugo ang labanan pag may nagtangkang manggulo o makialam dito. Ito na ata ang pinakamabigat na pagbabanta ng Chinese Foreign Ministry. Talaga ba? Pilipinas, Japan at Estados Unidos ang pinakabinabalaan ng China. Kung matatandaan, Batanes ang isa sa pinagdarausan ng balikatan exercises. Tama. Kung saan nagpasabog at pinalubog ang barkong made in China. Ito lang kasi yan eh, no? Hindi naman kasi nga pwedeng hindi basta makialam dyan ng kaalyadong bansa ng Taiwan. Lalo-lalo na rin po tayo kasi po napakalapit natin sa Taiwan. At pwede po tayong idamay rin talaga ng China. Kailangan po talaga ay nakahanda po talaga tayo, no? Lalo na po ang ating sandatahang lakas. Kaya nga po yun nga po ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Pinapalakas po ang ating sandatahang lakas. Kasi hindi po natin alam na kung kailan mangyayari po talaga yung pag-atake ng China. Mas maganda po rin po talaga na nakahanda po tayo. Kaya po itong laban na po ng Taiwan at ng China, kung ito po ay matutuloy, ay tsak po na marami pong madadamay na bansa. Lalo na po yung mga kaalyado po talaga ng Taiwan dyan. Ang mas inaalala pa ng Chinese military ngayon, bakit nasa Philippine Rice ang isa sa most advanced aircraft carrier ng US Navy, ang USS Ronald Reagan. Imposible raw na walang dahilan bakit nandyan yan ngayon. Wala naman kayong pakialam na kung nandyan dyan yung barko na yan, di ba? Yung mga activities nyo ng kayong China ay wala rin kaming pakialam dyan kasi nga kayo ay talaga pong nangbubuhay lang dyan sa West Philippine Sea. Kahit kayong mismong teritoryo namin ay pinapasok nyo at inaangkin nyo. So kung anong ginagawa ng kaalyadong bansa namin dito sa bansa namin, kung nandiyan man ang pinakamalaking aircraft carrier ng US yan, ay wala na kayong pake. Siyempre paghahanda po yan at tulong po yan ng ating big brother na matatawag. Ronald Reagan. Imposible raw na walang dahilan bakit nandyan yan ngayon. Ibig sabihin, makikialam to pag nagkagera sa Taiwan. Yan ang kinagagalit ng Ministry of National Defense ng China. Eh kasi nga, di ba, kaalyadong bansa eh, ganun talaga. Hindi pa pwedeng hindi makikialam. Para saan pa ba yung allied nation kung hindi makikialam yung mga kaalyadong bansa? Ganun talaga. Palibasa ang China kasi nga, wala kang kakampi. Kung may kakampi man yan, no, hindi naman basta-basta rin tutulong. Yung Russia sa North Korea, yun lang naman talaga eh. Pero hindi pa naman may sariling gera ang nangyayari sa Russia eh. Di ba? Meron sila sa Ukraine. At ang North Korea naman ay nakatutok naman sa kanilang kalabang bansa rin na South Korea. Kaya talagang kung tutuusin ay solong katawan po ang China. No? Wala po talaga silang kaalyado, wala silang kakampi sa nangyayaring gera ngayon o kung magkakagera man between Taiwan at ng China. Siyempre, may mga kaalyadong bansa
Taiwan eh, syempre tutulong yan. Kaya nakaabang dyan yung mga kaaladong bansa. Wala na silang ano doon magagawa doon tong China. Iyak na lang talaga kayo. Taiwan. Yan ang kinagagalit ng Ministry of National Defense ng China. 人民解放军以实际行动捍卫国家主权和领土完整。台独挑衅一次，我们的反制就推进一步，直至实现祖国以武谋独、以外谋独，把台湾同胞推向兵凶战危的险境。 Puro lang naman kasi talaga ano 'to, puro banta, ganyan ganyan. Pero hindi naman nila binobomba yung Taiwan, 'di ba? Pero yung Taiwan nakahanda, talagang pinapakitaan talaga sila ng Taiwan na hindi sila basta-basta masasakop, 'di ba? Talagang pagka kung anong giri-giri diyan ng ano ng China, talaga pang kina-counter attack talaga ng ano ng Taiwan. Ganun kaangas ang Taiwan, no? Kaya kudos po sa Taiwan. Kasi po hindi po sila ano eh, nadadaan sa paninindak talaga ng ano ng China. Lumalaban talaga sila kasi kahit sabihin nating napakaliit po ng Taiwan, pero po meron po silang pangil talaga, lalo na po yung kanilang gobyerno, na hindi po sila basta-basta nagpapasakop dito sa napakalaking ganid na China. Sipin nyo yun, di ba? Kahit anong gawin na pinalibutan pa sila eh, di ba, ng China. Pero wala talaga, hindi nila ma-infiltrate basta-basta ang Taiwan. Sa sobrang liit ng Taiwan, hindi nila makubukub ang Taiwan basta-basta. No, kaya dito po natin mapatunayan talaga na puro ganun lang po, puro boka lang po at pagbabanta lang po talaga ang China. Kasi po matagal na po nilang hidwaan talaga yan eh, mula po nang humiwalay po yung no, Taiwan eh. Di ba? Pero hanggang ngayon po ay hindi po nila magera-gera ang Taiwan. Kasi nga po, alam din po talaga ng China na meron po silang kalalagyan. Kasi po marami rin pong kakamping bansa na malalakas ang Taiwan. Yun po yun, di ba? Takot po ang China kung tutuusin. 这完全是在玩火，玩火者必自焚。 Parang alarm clock lang ang inaantay ng China. Once na mag-alarm na ang orasan, hudyat na to ng pananakop na idadaan sa digmaan. Tulad ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi takot sa paninindak ng China, yes. Di rin raw magpapatinag ang Taiwan ayon yan sa presidential spokesperson. Ayun naman talaga eh, kasi napaka ano ng Taiwan talaga, napakatatag nila no. Kumbaga hindi sila nagpapadaan sa pananakot talaga ng China. Yung mga sinasabi nitong ano yan, yung sinasabi nitong China na yun nga nagegerahin ang araw nila yung Taiwan. Puro boka lang yan, puro pananakot lang. 'Di ba? Wala naman nangyayari. Pinapaligiran pa nila yung Taiwan, ganyan, nagsi-simulation pa sila kung paano nila kukubkubin yung Taiwan. Pero ano, hanggang ngayon wala pa din. Puro boka lang po sila eh, no? Talaga pong intimidation, doon lang sila magaling. Kasi nga parang iniisip nila na malaking bansa tayo, tayo ang pinakamalakas na navy. Pero wala, hindi talaga. Taiwan talaga napaka ano ng paninindigan. Pati po ang ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi rin po takot sa China. Kasi po alam po natin, no, talaga po boka lang po, no. Maboka lang po yang ano yang China. Bakit hindi nila simulan, 'di ba? Kung talagang gustong-gusto po nila talaga nilang gera, dapat po matagal na. 'Di ba? Lahat na po ng bansa halos ano nila eh, tinindak na nila eh. 'Di ba? Yung Vietnam, Indonesia, Malaysia, lahat po 'yan eh, pero wala pong gerang nangyari. 'Di ba? Ngayon pa kaya na bagsak po ang ekonomiya ng China. No, gagawa pa kaya nila 'yan na makapang ano, makapang-provoke at makapanggera ng ibang bansa. Kasi po talaga wala eh, wala nang nangyayari. Hindi naman po sa naiinip tayo na magkagera, no? Pero sa history po talaga, lahat po halos ng bansa na sinisindak o binubuli-buli ng China dyan sa West Philippine Sea, ay wala naman po nangyaring gera. Hindi naman po sila nagsimula ng gera. Kasi alam din po naman talaga nila na hindi naman po talaga sila mananalo. Sabihin na natin na sa kanila na po ng malalakas talaga na sandatahang lakas. Pero po, wala po silang experience sa panahon po na to sa gera. Mga bagito po ang kanilang mga sundalo. Hindi po tulad ng mga Vietnam, Indonesia, tayo, Pilipinas, may mga experience po hanggang ngayon sa gera. Batak po ang ating mga pulis, batak po ang ating mga sundalo, batak po ang ating mga Air Force, batak po ang ating mga PCG. Talaga pong meron po tayong experience, lalong-lalong po ang ating mga musang. Ano po tayo na nahahanay po tayo sa elite force po, no, sa buong mundo ang ating mga ano kasundaluhan. Kaya po hindi po basta-basta po ang Pilipinas. Lalong-lalo na rin po itong Taiwan kasi po nakikita po natin talaga na pumapalag po talaga sila sa China, no? Kaya
Wala po talaga tong China, hindi po talaga basta-basta aatake tong China diyan sa Taiwan. Nagpalipad ng military aircraft pagkokondinang handang pumalag ang Taiwan kung gegerahin man sila. It is regrettable to see China's unilateral military provocation threatening Taiwan's democratic freedoms and regional peace and stability. Our security forces and every unit are closely watching the drills. In the face of external challenges and threats, we will continue to defend democracy and have the confidence and ability to protect our national security. Grabe, no? Defend our democracy. Isipin nyo yun, no? Ganyan kaangas ang Taiwan, di ba? Kahit anong threat nyo sa amin, kahit anong pananakot nyo sa amin na gegerahin nyo kami, mananatili kaming dedepensa, dedepensahan namin ang aming, ano, ang aming kalayaan, ang aming bansa. Ganun, no? Napaka ano nun. Kumbaga, magbo-boost talaga yung moral ng mga mamamayan ng Taiwan. Ganyan na ganyan din po ang ating President Bongbong Marcos, no? Tinataas niya ang moral ng lahat ng Pilipino. Isipin niyo 'yon, no? Talagang we will not yield, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? Lalaban tayo. Pero yung ating ex-president, 'di ba? Takot na takot sa China. Kaya po ito po nagkakandali-chileche na po tayo nang dahil po doon sa ating ex-president. Na halos ibenta na nga po tayo ng Pilipinas at gawing probinsya ng China. Nakakainis lang po talaga maisip, no? Kaya po talaga maigting din po ang pangbubuli sa atin ng ano, pangbubuli sa atin ng China dahil nga po sa agreement po talaga niyan ng ating ex-president at ni Xi Jinping. Real talk. Uulitin ko, 300,000 mga Pilipino OFW ang magdadamay pag nagkaroon ng digmaan doon. Ayaw man ng Pilipinas madamay pero no choice tayo dito. Tama. May hakbang na raw si Pangulong Bongbong Marcos para iligas ang ating mga kababayan doon. Yes, yung DMW, no, kasi may contingency plan na. Real talk po yan, kailangan po maagap po talaga kasi hindi po natin basta-basta rin masasabi, no. Balay mo, bilang tuparin talaga yung China at nagsimula na nga po nagyarahin yung Taiwan. Kawawa naman po ang ating mga mamamayan ng mga OFW doon. Kailangan po talaga may contingency plan po yan para po mailigas po ang ating mga bayaning OFW sa Taiwan. No? At tayo po, no choice din po talaga tayo. Kailangan din po natin maghanda dito po sa Pilipinas. Kasi po for sure, madadamay po talaga tayo dyan sa gera na yan between Taiwan and China. Bang na raw si Pangulong Bongbong Marcos para iligas ang ating mga kababayan doon. Yes, yes. We are always ready. There are places in the world na talagang masanda tayo kaysa sa ilang mga lugar, but we have always been ready in that part of the world, and we have always coordinated ourselves with the proper government agencies. Kayo, anong masasabi nyo sa paninindak ng China ng digmaan sa Taiwan? Ikomento sa baba ang yung salobi. Ayun lang po, no, ate po, nagawa po ng reaction video. Napakagandang video po na to ni Melbs Castle. Ilalagay ko po sa description ang link na kanyang video para po makasubscribe po kayo sa kanyang channel. At huwag yun po sanang kalilimutan na mag-subscribe sa kanyang channel para po ma-update po kayo kapag po naglalabas po tayo ng itong mga video. Ingat po kayo lahat. Until next time, God bless and peace out. Bye.